Hello po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kababayan, at mga plant lovers. Ngayon po ay ipapakita po ng aking mga anakis ang pag-harvest ng patatas sa paso o sa container o sa timba. Ayun. Yan po, nakikita po ninyo, ito po yung variety na Granada. Bagong variety po ito ng patatas dito. Sa Germany. Yan, malalaki po siya. Ayan, bakit ko po ipinapakita sa inyo ito? Para po magkaroon kayo ng idea na ituro po natin sa mga anak natin na ang patatas ay ganito ang itsura sa lupa. At ayan, mag-i-enjoy din po kayo at inyong mga anak. Ayan, ang laki-laki. Tuwa-tuwa din sila na mag-harvest. Palagay ko po kahit sinong bata ay matutuwa sa ganitong gawain. Ayan. Kahit po wala kayong bukid, wala kayong malaking garden, sa paso pwede po yan. Lagay lang sa balkon, sa naaarawan. Tiligan lang po, konting fertilizer. O kaya mga ano, gumawa kayo ng home compost. Yun po ang ilagay ninyo. Magkakalaman po yan at magkakalaman. Ayan, ang tawag nito, apat na klase pong patatas ang haharvestin nila ngayon. Ito po yung pangalawa. Ito po yung breed ng mga taga UK. Ito po ay tinatawag na Aran Victory. Hindi ko alam kung taga UK ang nag-breed nito. Kalimutan ko na rin. Violet po ang balat. Puti po yung laman. Ngayon po, pag niluto po yan kasama ang balat, nawawala po yung kulay violet. Maganda lang po siya itsura. Pero hindi siya kasarapang patatas. Medyo matigas siya. Ayun. Ayan, may maliliit din na ano, dalawan. Hindi ko siguro na-fertilize na mabuti. O kaya napaaga ng harvest itong variety nito. Ang pag-harvest po kasi ng patatas mula sa pagtatanim, mga 100 days to 150 days po. Ganun po. Ibig sabihin, ayun, ganun katagal. Ito po yung mga na-harvest na nila. Ito po ay maliliit. Ito po yung Aran Victory na pag niluto, nawawala po yung kulay ng balat. Yan. At ito po yung Granada na mayroong diferensya sa balat. Pero okay lang po yan. Yan po ay gawa lang ng napatagal siguro sa lupa o sa ulan. Pero sa loob po, wala po yan. Ito po yung patatas sa atin. Yan po, ang kinis, walang sakit sa balat. Yan po yung tinatanim sa atin sa Pilipinas. Ito po ay hindi ko po alam kung sino ang nag-breed nito, kung taga saan o saan breed. Maliliit po siya talaga. Ganyan po, pang masarap po ito sa adobo. Although maliliit siya, malasa din siya. So yan lang po, maraming salamat po sa panonood. Sana po nakakuha kayo ng ideya sa video pong ito.